Magandang umaga po sa ating lahat. Sa umagang ito, tayo po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos dahil po sa kanyang katapatan sa ating buhay. At saka ngayong taong ito, ngayong araw na ito ay huling araw po ng taong 2020. Ika-365 days po ngayong araw. At saka nais ko lang pong magpasalamat sa Diyos sa lahat po ng mga kabutihan ng Diyos sa buhay ko mula nung tinawag niya ko sa ministry. At saka nung nakilala ko po si Jesus Cristo ay nagkaroon po ng pagbabago ang aking buhay. So nais ko lang pong ibahagi sa inyo sa umagang ito ang buhay ng isang abogado. Dati siya po ay may ginagawa na hindi mabuti at ang akala po niya ang ginagawa niya ay mabuti sa Panginoon, pero hindi po. So yun ang ating modelo patungkol po sa pagbabagong taon, bagong buhay. Walang iba kundi si Apostle Paul. Pag-aralan po natin ang kanyang buhay, kung paano po siya binago ng Diyos mula sa buhay na walang Panginoon at nagkaroon ng tunay na Panginoon sa kanyang buhay. At ano po ang pagkakaiba ng buhay na wala sa Panginoon at ang buhay na nasa Panginoon? Tayo po'y magbasa ng isang talata. Makikita po sa ikalawang Korinto, Kapitulo 5, Kabanatay 17. Ito po ang sinabi ng Biblia. Kaya't kung ang sinuman ay nakay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, sila'y pawang naging mga bago. So tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, sa umagang ito, kami po ay nagpapasalamat una sa lahat sa inyong katapatan sa aming buhay. Maraming salamat po sa pag-iingat niyo po sa aming buhay. At sa oras na ito, ako po ay nakikipag-usap sa inyo. Bigyan niyo po ang inyong mababang lingkod ng karunungan at kaalaman. Pagpalain niyo po ang aming pag-aaral sa umagang ito. Pagpalain mo rin po lahat po ng mga PCBC members at sa lahat po ng mga kapatiran sa online na sumusubaybay, sa mga kaibigan, sa mga kakilala, at sa lahat po ng mga FB friends. Patawarin niyo po kami ng aming mga kasalanan at buksan niyo po ang aming puso at isipan upang maunawaan po namin ang mensahe. Banal na Espiritu, tulungan niyo po ako at lahat po na nakikinig. Ito po ang aking dalangin na ang sinuman ang makakarinig ay makakaunawa at magkakaroon ng pananampalataya sa aming Panginoong Hesukristo. Samahan niyo po kami sa sandaling ito. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan po ni Jesus. Amen. So sa ating pong binasa sa umagang ito ay ating pong binasa ang talata sa ikalawang Korinto chapter 5 verse 17. Sinabi po sa English, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things are become new. So it is a conditional. Kapag ang isang tao daw ay nakay Kristo na, bagong nilalang, bagong buhay, totoong bagong taon. Nagkakaroon ng bagong pananaw, bagong prinsipyo,
dahil po sa kay Hesukristo. Kung ang ating buhay ay na kay Kristo, conditional, kung sinumang tao ay na kay Kristo na, ay bagong nilalang. Yan po ang sinabi ng Biblia. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, sila ay pawang naging mga bago. So ating pong pag-aralan itong by phrase. Una, kung ang isang tao ay na kay Kristo na, siya po isang bagong nilalang. Ito po ang isang experience ni Apostol Pablo nung hindi pa po siya nagiging apostol. At saka naranasan niya ang totoong bagong buhay noong nasa kay Kristo Jesus na po siya. Noong nakilala na po niya si Jesus Kristo. So ano po ba ang kanyang buhay noong hindi pa po niya nakilala ang Panginoon? Ano po ba ang kanyang ginagawa? Dito po natin makita sa Unang Timothy chapter 1 verse 13. Bagaman nang una ako'y naging mamumusong. So siya po ay nung wala pa po kay Kristo, siya po isang mamumusong. Pangalawa, manguusig. So ang kanyang buhay ay manguusig. Ito po siya isang abogado, no? At mang-aalipusta, yun po ang kanyang ginagawa. Abogado siya pero mang-aalipusta po siya. Gayon may kinahabagan ako sapagkat yaoy ginawa ko sa di pagkaalam sa kawalan ng pananampalataya. So ibig sabihin po, si Apostol Pablo, dati siya po'y mamumusong, manguusig, at saka ginawa niya po ito dahil wala pa po siya sa kamay ng ating Panginoong Hesukristo. So, ang mensaheng ito ay ating pong pag-aralan ang totoong bagong taon at nangyayari po ito sa buhay ni Apostol Pablo. Kung hindi po magbago ang ating buhay, kahit bumabago ang maraming taon ang darating na mga bago, ay hindi pa rin nagbabago yung ating buhay, ang ating character, ang ating pananaw sa buhay, ay wala po, hindi po totoong Happy New Year. Kaya ano po ba ang buhay ni Pablo? Siya po yung mamumusong, mangusig, mga alipusta. Tingnan natin ang kanyang buhay, ang kanyang ginagawa noong hindi pa po niya nakilala ang Panginoon. Dito po sa Book of Acts, chapter 9. Natapot si Saulo, ang pangalan niya po sa Hudyo ay Saulo. Pagdating sa Grigo ay Paulo. Pablo. O Paul. Na sumisilakbo pa ng mga pagbabanta at pagpatay laban sa mga alagad ng Panginoon ay naparoon sa dakilang saserdote. So yun pong ginagawa niya. At humingi sa kanya ng mga sulat sa Damasco sa mga sinaguga upang kung siya ay makasumpong ng sinuman sa mga nasadaan, maging mga lalaki o mga babae, ay kanya silang madalang gapos sa Jerusalem. Ito yung kanyang mga ginagawa. So, ang kanyang pinag-uusig ay walang iba kundi ang mga alagad ng Panginoong Isus. Yung mga apostles, si Pedro, si Santiago, yung mga apostles. At sa kanyang paglakad ay nangyari na siya ay malapit na sa Damasco. At pagdakay nagliwanag sa palibot niya ang isang ilaw mula sa langit. At siya ay nasubasob sa lupa at nakarinig ng isang tinig na sa kanya ay nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig?
Ito po yung nangyari. At sinabi niya, sino ka baga, Panginoon? At sinabi niya, ako'y si Jesus na iyong pinag-uusig. So, ibig sabihin po, kapag ang isang hindi totoong mananampalataya, ang pinag-uusig niya ay mga mananampalataya o ang mga alagad ng Panginoon, ang kanyang pinag-uusig ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Ngunit, magtindig ka, sinabi ni Jesus sa kanya, at ikaw ay pumasok sa bayan at sasalitain sa iyo ang dapat mong gawin. So, dito po natin makikita na na-encounter niya ang Panginoong Jesus. Last dusin ng tanghali, malapit na po sa Damascus. At ang mga taong kasama niya sa paglalakad ay nangatilihan na hindi makapagsalita, na naririnig ang tinig, datapwat walang nakikitang sinuman. So yung mga kasama po niya, nakasakay po kasi sa sadangki, biglang napasubasob siya po si Pao, si Saulo, o si Pablo, noong natamaan siya ng napakamatinding liwanag mula sa langit. Ang tawag po dyan ay kaluwalhatian ng Diyos. At nagtindig siya sa lupa, si Saulo, at pagkadilat ng kanyang mga mata, ay di siya nakakita ng anuman. At kanilang inakay siya sa kamay at ipinasok siya sa Damasco. So, nabulag siya dahil nakita niyang liwanag, sobrang liwanag, at hindi po siya nakakita. Inakay po siya ng kanyang mga kasamahan at pinatuloy sa Damasco. At siya ay 3 araw na walang paningin at hindi kumain, ni umiinuman. So, na-encounter niya ang Panginoon, di ba? At ngayon, ngay may isang alagad sa Damasco na nagngangalang Ananias. So, may alagad ang Panginoon doon. Ang pangalan niya si Ananias. At sinabi sa kanya ng Panginoon sa pangitain, nagpakita ang Panginoong Diyos sa kay Ananias sa pamagitan ng vision. At ang sinabi ng Panginoon ay ganito, narito ako, Panginoon, sabi ni Ananias. At sinabi sa kanya ng Panginoon, magtindig ka at pumaroon sa lansangang tinatawag na matuwid, at ipagtanong mo sa bahay ni Judas ang isa sa nagngangalang Saulo, lalaking taga Tarso, sapagkat narito siya ay nanalangin. So, inutosan ng Diyos si Ananias na hanapin niya ang tinatawag na Saulo doon sa Damasco. Alam niyo po, nung sinabi ng Diyos, si Saulo ay kilala kahit po doon sa Damasco. Kilala ng mga alagad ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, nanalangin na po si Saulo. At yun ang sinabi ng Panginoon. At nakita niya ang isang lalaking nagngangalang Ananias na pumapasok. At ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanya upang tanggapin niya ang kanyang paningin. Ngunit sumagot si Ananias, ang instruction ng Diyos, pag makita mo si Saulo, ipatong mo ang iyong kamay upang makakita sa ng paningin. Yan ang instruction po ng Diyos kay Ananias na lingkod ng Diyos, mga minamahal at mga kapatid. At pagkatapos na sinabi ng Diyos ito sa kay Ananias, sumagot si Ananias, Panginoon, nabalitaan ko sa marami ang tungkol sa taong ito, kung gaano karaming kasamaan ang ginawa niya sa iyong mga banal sa Jerusalem. So makikita mo dito, pinatunayan ni Ananias at narinig niya ito sa mga tao na maraming kasamaang ginawa si Saulo. Yan ang kanyang buhay nung hindi pa po niya nakilala ng lubusan
si Jesucristo na kanyang Panginoon. Kaya sinabi niya doon sa ikalawang Korinto 5:17, kaya nga kung ang sinumang tao ay nakay Kristo na, ay bagong nilalang. At narito ang mga lumang bagay ay nangalipas na. At narito ang mga bagong bagay. So, ibig sabihin, ang bagong taon, ang bagong, totoong bagong taon, ay makakamtan lamang natin kapag tayo ay nasa Panginoong Hesus. So, ipagpatuloy natin mga minamahal at mga kaibigan. Ito po ang sinabi ni Ananias. At dito siya ay may kapahintulutan ng mga pangulong saserdote na gapusin ang lahat ng mga nagsisitawag sa pangalan, sa iyong pangalan. Dadapwat, sinabi sa kanya ng Panginoon, pumaroon ka sapagkat siya ay sisidlang hirang sa akin upang dalhin ang aking pangalan sa kaharapan ng mga hintil at ng mga hari at ng mga anak ni Israel. So, ang Diyos nagsabi kay Ananias, sabi niya, pumaroon ka, huwag kang mag-alala dahil si Saulo ay aking pinili, hinirang ko siya. Alam niyo po, kahit gaano kasama ang tao, mamamatay tao, kahit gaano ka kasama, pukpok o manlilibak o hindi ka gumagawa ng mabuti, panay kasamaan, kapag tinawag ka ng Diyos, walang imposible sa Diyos. Kaya kang baguhin at kaya kanyang gamitin para po sa kanyang gawain. So, tingnan natin, ipagpatuloy natin. Sapagkat sa kanya'y aking ipakilala kung gaano karaming mga bagay ang dapat niyang tisin dahil sa aking pangalan. So, sabi ng Panginoon, ay ipakilala kung gaano karaming mga bagay ang dapat niyang tisin dahil sa aking pangalan. So, natural lang po yan, kapag nasa Panginoon tayo, yung mga pagtitiis ay bahagi ng buhay. Pero, kasama natin ang Panginoon, at ang sabi ng Biblia, hindi po niya tayo pababayaan, hindi po niya tayo iiwan. At umalis si Ananias at pumasok sa bahay at ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanya na sinabi, kapatid na Saulo. Wow! So, tinawag niya na itong brother. So, mga minamahal, mga kaibigan, at mga members ng PCBC, tinawag niya ng brother. Kasi po, ang Diyos ang pumili kay Saulo. Ang Diyos ang magbago lamang ng kanyang buhay. Hindi po natin kayang baguhin ang ating buhay. Ang Diyos lang, dahil ang Diyos ay mayroong kapangyarihan. So, tinawag niya, kapatid na Saulo, ang Panginoon sa makatuwid bagay, si Jesus, na sa iyo'y napakita sa daan na iyong pinanggalingan, ay nagsugo sa akin upang tanggapin mo ang iyong paningin at mapuspos ka ng Espiritu Santo. Amen? So, ang ordination, yan ay choose. Tanda na siya'y pinili, hinirang. Pinatong ang kamay sa kanyang ulo upang siya'y makakita. Kasi po, binulag siya ng Diyos. So, makikita po natin na binago ng Diyos ang kanyang paningin. Kaya, binulag siya ng Diyos para hindi niya na po makita yung mga lumang bagay na kanyang ginagawa. Kahit ang kanyang paningin, binago. Ang kanyang prinsipyo sa buhay, babaguin ng Diyos. At ang kanyang mission, babaguin. Alam niyo po ba ang mission niya? Kumuha siya ng sulat, paintulot mula sa pinakamataas na saserdote ng Jerusalem para legal. Alam mo naman, si Saulo, abogado, ayaw gumawa ng mga illegal. Kahit legal sa saserdote, pero illegal sa Diyos. Kaya, sabi niya, upang makakita ka at mapuspos ka
ng banal na espiritu. Ibig sabihin, si Saulo handa nang tumanggap sa Panginoon. Sa totoo lang, tinanggap niya ng Panginoon doon pa lang sa Road of Damascus at nakilala niya na si Hesus Kristo pagkatapos nagsisi siya. Kaya nagtanong siya sa Panginoon, ano po bang dapat kong gawin, Panginoon? Kasi mahirap sa iyo ang magsipa sa panduro. Tapos sabi niya, pumunta ka sa syudad at sasabihin sa iyo kung anong dapat mong gawin. So, pinaliwanag sa kanya ni Ananias, Saulo, tayo ay makasalanan, si Hesus Kristo ang iyong pinag-uusig, ang kanyang mga lingkod na pinag-uusig mo, siya ang totoong misayas na nakahula sa lumang tipan na hinihintay ng ating mga ninuno. Kaya si Saulo nagsisi ng kanyang kasalanan at sumampalataya kay Hesus Kristo at tinanggap niya si Hesus Kristo. Ito lang yung tatlo ang ginawa ni Saulo. At ayon po sa Biblia, siya po ay binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. So tingnan natin ang nangyayari at saka ipagpatuloy natin ito ang kanyang kanilang usapin. At pagdakay nangalaglag mula sa kanyang mga mata ang mga parang kaliskis at tinanggap niya ang kanyang paningin at siya ay nagtindig at siya ay binautismuan. So makikita mo dito, pinaliwanag sa kanya ni Ananias na ang isang makasalanan kailangan sumampalataya kay Hesus Kristo. Kilalanin niya na si Hesus Kristo isang Diyos na nagpakatawang tao. Si Hesus Kristo ang bugtong anak ng Diyos at siya ang totoong diwa ng Pasko. Dapat nating tanggapin bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Kaya siya ang tinatawag na Christmas. Si Kristo ang sentro ng Christmas. Christmas. Pag Xmas, hindi ka naniwala kay Kristo. Kaya magiging buo ang Christmas mo pag tanggapin mo si Hesus Kristo at maniwala ka sa Kanya na siya ang bugtong na anak ng Diyos na nagpakatawang tao. Siya po ay namatay sa cross para sa ating mga kasalanan. Saan niligtasin si Saulo? Sa kasalanan. Kailangan siyang magsisi kasi pinag-uusig niya at namumusong siya at inalipusta niya ang mga alagad ng Diyos, mga lingkod ng Diyos at mga anak ng Diyos. Kaya nagsisi siya at biyaya lamang at habag ni Hesus Kristo sa kanya. Nakita ni Hesus Kristo na ang kanyang puso kapag siya ay bumaling mula sa kasamaan patungo sa kaliwanagan, mula sa kadiliman patungo sa kaliwanagan, mula sa kasamaan patungo sa katuwiran, ay handa siyang magpapagamit sa Panginoon upang ibahagi ang salita ng Diyos sa mga hari, sa mga hintil at sa Jerusalem. Yan po ang sinabi ng Diyos. Kaya si Apostol, si Saulo ang ating apostol sa mga hintil. Kaya dapat magpasalamat tayo sa Panginoon na si Saulo ang apostol ng mga hintil. Okay po. Pagkatapos niyang tinanggap si Hesus Kristo, nagpabautismo siya sa tubig. Ibig sabihin, sinunod niya ang utos ng Panginoon na ang sabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga apostoles sa Mateo 28:19, magsihayo kayo at ipangaralan ninyo ang lahat ng mga tao. Bautismuhan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. So, ito ay sinunod ni Saulo. Kasi ho, alam niya, abogado siya, matalino siya, sinunod niya ito. At wala nang dugtong pa, hindi mo na kailangan good works. Amen? Ang sabi sa Ephesians 2:8-9, "For by grace are you saved, through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast." Kaya po mga kapatid, wala na. Kailangan lang po talaga ay sumampalataya
magsisi ng kasalanan at tanggapin si Jesucristo, wala na. Yung tatlo na yan, sapat na. So yung bautismo ay response ng unang akbang, ang pagsunod sa Panginoon. Kasi po ang bautismo nagsisimbolo sa Book of Acts chapter 9 verse 4 na ikaw ay naniwala na si Jesucristo ay pinako sa cross, namatay, nilibing, pagkatapos ng tatlong araw, muling nabuhay. So our identification, Christ's death, burial, and resurrection. Kaya po kailangan natin magpabautismo sa tubig. Tayo po ay sumunod sa tubig ng bautismo. Kaya para tayo ay maging membro ng body of Christ. Alam niyo po, pagkatapos niyan, siya ay kumain at lumakas at siya ay nakisamang ilang araw sa mga alagad na nanga sa Damasco. At pagdakay kanyang itinanyag sa mga sinaguga, si Jesus na siya ang anak ng Diyos. Itong mga taga-sinaguga ay nalilito. Ang akala po nila, si Saulo ay nagpapakunwari upang sila'y mahuli. Hindi nila alam, nagbago ang kanyang buhay. Pagkatapos niyang nakilala si Jesucristo, pagkatapos niya tinanggap si Jesucristo, nagsisisi sa kasalanan, at nagpabautismo, pagkatapos niyan, automatic, nangaral na po siya. Hindi na po kailangan natin na magpunta pa ng Bible school o sa ang seminary para tsaka mag-share ng Word of God. Kung ano ang kanyang nakita sa kanyang buhay, kung gaano niya nakilala si Jesucristo, yun lang. Patutuo natin sa ating mga kapitbahay, mga kakilala, mga kaibigan, ang diwa ng Pasko, si Jesucristo. So, verse 21, at ang lahat ng nasa kanya'y nakarinig ay namangha at nangagsabi, hindi pa ka ito yaong sa Jerusalem ay lumipol sa mga nagsitawag sa pangalang ito? At sa ganitong nasa ay naparito siya upang sila'y daling gapos sa harap ng mga pangulong saserdote. Datapot lalo nang lumakas ang loob ni Saulo at nilito ang mga Hudyo na nananahan sa Damasco na pinatutunayan na ito ang Kristo. Kaya po mga minamahal, mga kaibigan at mga kapwa mananampalataya, dapat po ating gagawin ay ibahagi si Jesucristo. Gamitin natin ang ating social media na si Jesucristo ang totoong pag-asa ng mga tao. Kahit gaano karami ang iyong handa sa lamisa, kahit marami kang pera, kahit gaano ka mamahalin ang iyong mga damit, kahit mayroon kang malaking mga bahay, mga mamahaling sasakyan at mga gadget, kung wala kang Kristo, walang kwenta ang ating buhay. Ang ating pong mababasa yan sa Marcos chapter 8 verse 36. Ito po ang sinabi ng Biblia sa Mark 8:36. Basahin po natin mga minamahal. Mark 8:36, sabi po sa Biblia, sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao na makamtan ang buong sanglibutan at mapapahamak ang kanyang buhay. Kaya po mga kapatid, si Saulo isang profesional, isang abogado. Ngunit siya po ay nagpakumbaba noong na-encounter niya na po si Jesucristo na kanyang Panginoon at tagapagligtas. Alam niyo po, walang ibang makapagbago ng ating buhay kundi si Jesucristo lamang. Balikan natin ang ating pinaka-main text sa ikalawang Korinto 5:17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Yung mga old things na ito, tumutukoy ito sa ating mga lumang pagkatao, lumang kalikasan. Ibig sabihin,
ang ating mga lumang ginagawa, lumang mga masamang bisyo. Yan po ay matatanggal lamang yan kapag makilala mo ng tunay si Jesucristo na iyong Panginoon at tagapagligtas. Ang makapagbago lamang sa atin ay walang iba kundi si Jesucristo. So, si Saulo nagbago. Sabi niya, siya nagpatotoo yan kung gaano sa kasama, binago siya ng Diyos. Si Jesucristo lamang pong makapagbago sa atin. Marami tayong mga kapatid, mga kaibigan, mga barkada na nagsasabi, magbagong buhay na tayo kasi bagong taon na. Pero alam niyo po, pag sariling pagbabago ay hindi po totoo yan. Babalik at babalik yan sa lumang buhay. Ano po yung mga lumang bagay? Yung mga bisyo, katulad ng pambabae, panlalaki, panlilibak, at saka yung pag-iinom ng alak, pagsusugal, pagsisigarilyo, mga lumang bagay yan. Pagtataya ng witing, loto, at saka lumalaban sa magulang, yung mga kabataan, walang galang, at saka yung panayreklamo sa gobyerno. Alam nyo po, magbago na tayo. Hindi natin kayang baguhin ang ating buhay. Kaya kailangan natin ng habag ng Diyos. Kailangan natin magpakumbaba. Kailangan natin makinig ng Word of God. Kasi ayon po sa Romans 10:17, faith cometh by hearing and hearing by the Word of God. Kaya ang tao magkaroon ng pananampalataya kapag siya po ay nakikinig ng Word of God. Si Pablo, si Saulo, binago ang kanyang pangalan, ginawang Pablo. Hindi ho. Sa Hebreo, Saulo. Gentile name o Greek, Paul. Kaya po mga kapatid, Happy New Year. Makapagsabi ka ng Happy New Year, New Year, pag mayroon kang Happy New Life. Ang Happy New Life, matatagpuan lamang natin sa kamay ng ating Panginoong Jesucristo. Bago pa po mag-end, ang gagawin natin sa mga hindi pa po sigurado kapag kung sakaling sa'yo mamatay, hindi niya alam kung saan siya patungo, isa lang ang sagot, sumampalataya ka kay Jesucristo, magsisi ka ng iyong kasalanan, tanggapin mo si Jesucristo na iyong Panginoon at tagapagligtas. Isusulat ng Diyos ang iyong pangalan sa langit at ikaw ay magkaroon ng bagong buhay. Kailangan kang sumunod sa tubig ng bautismo. So, inanyayaan kita na kung nais mong tumanggap kay Jesucristo na iyong Panginoon at tagapagligtas, ipikit mo ang iyong mga mata, ariin mo ang panalangin ito ay nasa iyo ito, ako'y gabay lamang. Tayo po'y mag-pray at saka ipikit natin ang ating mga mata. Panginoong Diyos, sumunod po kayo. Panginoong Diyos, maraming salamat po na ako po ay nakarinig ng iyong salita. Salamat po sa pagbahagi sa akin ni Pastor Nilo Flores na ako po ay nakaunawa na ako po ay isang makasalanan. Inaaming ko po. Salamat po na si Jesucristo ang iyong bugtong na anak na inyong pinadala dito sa sanlibutan. Ako po'y naniwala na siya po'y namatay sa cross para sa pagbayad at sa pagtubos ng aking mga kasalanan. Panginoong Diyos, patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Binubuksan ko po ang aking puso sa oras na ito. Panginoong Isus, tinatanggap ko po kayo sa aking
puso sa pamagitan ng aking pananampalataya na kayo lamang ang tagapagligtas ng sangkatauhan at wala ng iba. Maraming salamat po sa kaligtasan na iyong ibinigay sa akin. Mula ngayon, ako po'y maglilingkod sa inyo, sumunod sa tubig ng bautismo, magbasa ng Biblia, manalangin, pumunta sa church linggo-linggo upang magsamba para lumago sa aking pananampalataya. Gabayan niyo po ako araw-araw at gabi. Ilayo niyo po ako sa kapahamakan. Ito po ang aking dalangin sa matamis na pangalan po ni Jesus. Amen. Congratulations po sa mga kaibigan na tumanggap kay Jesucristo na ating Panginoon at tagapagligtas. Kung sino man po ang tumanggap sa Panginoon, tandaan mo ang pitsa na ito, December 31, 2020. Ika 365 days, 52 weeks. Purihin ang Diyos. Ang pinakamagandang regalo na matamo natin at matanggap ay yung tanggapin si Jesucristo sa ating puso. Sa muli, ako po ang inyong kaibigan sa online, handang manalangin, at saka kung gusto nyo po ng payo, mag-comment lang kayo at mag-PM, and I will pray for your problem, I will pray for your needs, and I will pray for your protection. At ang prayer ko lang po, don't forget to pray for me and for the ministry which the Lord entrusted to me. Every day, we have morning devotion, evening devotion, Wednesday prayer meeting every 6 p.m. until 8 p.m. Every Sunday, we have two worship. First worship in the morning, 8:30. Second worship, 9:30. So, and don't forget to like our page, our video, and also please support through prayer, through subscribe, para kayo po'y ma-update sa mga messages at sa mga mensahe na ibinigay ng Diyos sa akin sa pamagitan ng Biblia. Yan po ay walang labis, walang kulang. Nais ko pong magpasalamat sa kay Sir Elizar Nobleza Pedroso and Ma'am Jocelyn Dayantan Pedroso, my friend, and Sir Butch Charvet, Ma'am Love Grace, I mean, ipag-pray natin ang inyong company, ang paggawa ng mga website, pag-pray natin. Kung ano pong mga prayer request ninyo, pwede po kayong mag-comment para may pag-pray natin. Tayo po mag-close sa panalangin. Our most and heavenly Father, thank you very much for this morning. Thank you for having with us in presenting the gospel through online devotion, through social media. Thank you so much for the wisdom you have given to me. Thank you so much, Holy Spirit, for the wisdom and guidance. I'm praying, O God, sa company ni Brother John o Pastor John na Emmanuel, pagpalain niyo po ang kanilang business, pagpalain niyo po ang company, tulungan niyo po at hipuin ang puso ng mga nagpapagawa ng mga website na sila po'y mabayaran na.
para po sa kanilang pangailangan at para po sa kanilang ministry. Ganon din po Panginoong Diyos sa kay Ma'am Jocelyn Dayatan Pedroso. Tulungan niyo po sila at proteksyonan at pagpalain. Ganon din po kay Sir Butch. I-bless po ang kanyang family, ang kanilang New Year. At dalangin ko rin po sa lahat po ng mga PCBC members, lahat po ng mga kapatiran sa abroad, ingatan niyo po sila at ilayo sa pamakan. Pagpalain niyo po ang aming pagsasalubong ng bagong taong 2021. Binabalik po namin sa inyo ang papuri at pasasalamat. Ito po ang aking dalangin sa matamis na pangalan po ni Jesus. Lahat magsabi ng Amen. Maraming salamat po. God bless po sa inyong pakikinig. I-end na po natin. At saka isi-share. And din po, i-upload ko po ito sa YouTube. Paki-subscribe lang po. At yung page po ng Philippine Christian Baptist Church, paki-like po. Maraming salamat po. Kung nais po ninyong tumulong sa ministry, prayer and financial support, ay tatanggapin po natin yan for the glory of God. At kayo po'y makaasa, gagamitin po natin yan sa Panginoon. Pag-pray nyo rin po ang ating scholarship, mayroon po tayong dalawang college pinapaaral, tatlong high school, at saka feeding ministry sa mga kabataan. At ngayong Disyembre, nagpadala po tayo ng 150 Christmas gift sa mga kabataan, ng mga mahihirap. At nagpadala po tayo ng missionary support sa Mindanao at sa foreign, 5 missionary at saka 6 na missionary po sa local. Maraming salamat po and advance Happy New Year. God bless. I love you in the Lord, mga minamahal at mga kapatid. Ito po sa muli, Pastor Nilo Hombre Flores. Bye-bye.